Maraming salamat po, tayong lahat ay makiisa sa pagdarasal ng unang araw ng nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po yung magsiluhod at tayo yung sama-sama sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita, ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuutan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo, Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal naming Padre Pio, sa loob po na 50 taon, binata mo ang mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Buong puso mo itong tiniis bilang handog alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik. Patuloy ka pa rin nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po ako sa ating Ama, sapagkat kayo na rin ang nagsabi na kung paano ang kwintas na perlas ay pinagdurugsong ng sinulid, ganoon din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig. At kung paano nagkakawasak-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid, ganoon din ang kabutihan ay nawawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. O Diyos, ibinigay mo po sa iyong santong si Padre Pio ng Pietrelcina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amkin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganun paman, ang tangi ko pong hiling ay ang mamuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na malwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lualhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa unang araw. O Padre Pio, pinasigla ng iyong matimyas na pag-ibig kay Jesus at ng iyong buong tiyagang pakikibaka upang mapagtagumpayan ang kasamaan, pinili mo ang kahirapan sa karangyaan, ang kapakumbabaan sa kasikatan, ang paghihirap sa kaluguran ng katawan, upang iyong maihandog ang iyong sarili sa ikauunlad ng pagtahak tungo sa biyayang puspos ng ligaya na sa Diyos lamang masusumpungan. Turuan mo po kaming magmahal ng tulad mo, ang di patalo sa kasamaan at hindi panghinaan ng loob sa mga paghapmon ng kagipitan. Gabayan po ninyo itong aming pamumuhay. Kami nawa ay maging mababang loob, bukas palad, malinis, masipag, at maging butihing Kristiyano. Siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyong ikaluluwalhati, akapin ang anumang pagdurusang sa iyo'y ipadama ni Jesus. Hindi kaya ni Jesus na makitang ikaw ay nagdurusa, kaya siya'y laging mananahan sa iyo at dadamayan ka. Pagpapalain ka niya ng mga biyaya para sa iyong kaluluwa. Page 26. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan, maghanap kayo at kayo ay makakatagpo, kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito akong kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob niya sa inyo. Sa ngalan mo, narito akong humihiling sa Ama ng biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla ng iyong di mababaling salita, hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyayang. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sa iyo ako lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay, kaawaan mo kaming mga abang makasalanan
at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan ng namimigati at malinis na puso ni Maria, ang magiliw mong ina at amin ding ina. Aba po, Santa Mariang Hari, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hiningan namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na birhen, kami ipanalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesucristo. Amen. San Jose, ama-amahan ni Jesus, ipanalangin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayon na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos, kung kaya isinasaalang-alang ko kayong lagi sa aking mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mabisang pananalangin at tingin po ninyo para sa akin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aking isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aking pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na nahihimbing sa inyong mga bisig. Hindi ko po magawang kayo'y lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po ninyo siya at halikan alang-alang sa akin. At tingin po ninyo na sa huling sandali ng aking buhay, ako may kanyang halikan at yakapin. Shanawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos, na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay ako sa ilalim ng iyong pangangalaga. Sa araw na ito ay liwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo ako na ipinagkatiwala sa iyong pagkandili. Amen. Tayo po'y muling magsuluhod. Litanya alang-alang kay Padre Pio. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama, aming may kapal. Maawa ka sa amin. Diyos Anak, aming tagapagligtas. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, aming patnubay. Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Maria, Ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio, ipanalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapi kong ama ni Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama, ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus, ipanalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo, ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig, ipanalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria, ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod ng simbahan, ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel, ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesucristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibiging yumakap sa krus, ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibiging sa banal na Eukaristiya, ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan, ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ng habag ng Diyos,
Ipanalangin mo kami. San Pio, confessor ng mga nagbabalik loob. Ipanalangin mo kami. San Pio, gabay ng mga naliligaw. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtanggol ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtaguyod ng bokasyon. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighatian. Ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng mga OFW. Ipanalangin mo kami. Frater Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan. Pakapakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin, Panginoon. Ipanalangin mo kami, banal na Santo Padre Pio ng Pietrelcina. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ng Hesukristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, ipinagkaloob po ninyo sa amin si Santo Padre Pio na maging tanda ng inyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampunyang mga anak ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio at maging matapat na saksi sa misteryo paskwal ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan, itulot mo po na kami rin ay maging kaaliwan ng mga nahihirapan, maging gabay ng mga naliligaw at matagal na lingkod ng inyong matapat na lingkod ng inyong simbahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inanyayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin pangwakas. Mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala ang inyong lingkod na si Padre Pio ng Pietrelcina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan na limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihang saksi ng kaligtasang dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan, si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inanyayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, ako po ay umaasang ipagkakaloob ninyo ang idinudulog ko sa nobenang ito. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang unang araw po ng ating pagnonobena,
para sa karangalan kay ni Santo Padre Pio, sa mga nagnanais, mag-alay ng mga bulaklak, maaari po kayong makabili sa ating mga kasamahan na nasa likod ng ating simbahan at nasa gilid ng ating simbahan. Ang pulang rosas po ay nagsisimbolo ng ng mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio, samantalang ang puting rosas ay nagsisimbolo ng ating pasasalamat sa mga biyayang tinanggap sa pamamagitan ng panalangin natin kay Santo Padre Pio. Salamat po. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa panimula ng ating banal na pagdiriwang.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Kaysa ni Padre Pio, tayo magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tumahimik tayo sandali at idulog natin sa Panginoon ang mga kahilingan natin sa misang ito. Sama po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng tensyon ng Santo Papa Francisco, lalong-lalo ng kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, sinay pinadalha ng Panginoon na makamandag na ahas at sino mang matukan nito ay mamamatay." Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka na isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat na matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay kaninang mani.
katiyaw'y pakunwari, balat kayong matatawa. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Libhasay Diyos, iya'y mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambin. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y magagalit, ito'y kanyang pinibigin. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubadya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kay Father Oscar Andal, ating butihin at minamahal na rektor at Paris Peace ng National Shrine ng Padre Pio, sa mga kapatid pong pari, sa inyo pong lahat, magandang hapon po. Magandang hapon po, Father. Advance, happy fiesta. Palakpakan naman natin si Padre Pio. Ngayon po ay sinisimula natin ang nebenaryo para sa karangalan ni Padre Pio, ang isang banal at popular na santo. At ngayon din po, alam natin, mga kapatid, ay kapistahan ng pagtatampok sa krus o sa banal na krus ng ating Panginoong Kristo. Napakaganda ng tema ng nebenaryo ng kapistahan ni Padre Pio, "Enlarge your heart to receive God's mercy." Palakihin daw ang puso para tanggapin ang awa at habag ng Diyos. Siguro maganda, tanungin muna natin ang ating sarili ngayon, malaki na ba ang puso mo? Tanungin nyo ngayon katabi nyo, malaki ba puso mo? Ano sabi? Medically, pag lumaki puso mo, delikado, hindi ba? Pero alam natin, iba yung intensyon ni Father Oka at ng buong shrine doon sa sinasabi nilang, "Enlarge your heart." Palakihin nyo ang puso mo para tanggapin ang awa at habag ng Diyos. At napakaganda nga po sa araw na ito, mga kapatid, sa unang araw ng nebenaryo para kay Padre Pio. Ngayon ay kapistahan ng pagtatampok sa krus ni Jesus. Alam natin, si Jesus ang may pinakamalaking puso. Ang Diyos ang may pinakamalaking puso sa buong mundo, sa buong kalawakan. Siya ang merong pusong kayang ipasok ang lahat ng tao at ang buong mundo. Si Jesus, mga kapatid, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, alam natin ang katibayan ng napakalaking pagmamahal ng Diyos sa atin. At kaya natin pinararangalan ang krus ni Jesus, hindi dahil siya'y patay sa krus. Nilalagay natin ng mga krus ni Jesus sa mga simbahan, sa mga national shrines, sa mga katedral, sa gitna ng mga altar natin, hindi para sabihing patay ang Diyos, hindi para ipakita ang kahiyahiyang pagkamatay ni Jesus sa krus, hindi para insultuhin tayong lahat na ang ating Diyos ay patay, kundi alam natin, ang krus ni Jesus, mga kapatid, ay sagisag, tanda ng pagmamahal ng Diyos. Na dahil sa laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Siya'y nagpakasakit,
namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Kaya si Kristo ang mayroong pinakamalaking puso. Si Jesucristo, mga kapatid, ang unang nagmahal, ang unang mangingibig, at patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya naman tayong mga Katoliko, patuloy nating pinararangalan ang krus ng ating Panginoong Kristo. Patuloy nating pinagdiriwang ang kanyang pagkamatay sa krus, hindi nga po dahil siya'y patay. Kaya nga maling-mali yung mga magulang kapag yung mga anak ay nagsisimba sila at umiiyak ang itinuturo yung krus ni Jesus. Pag hindi ka tumahan, matutulad ka dyan. Ipapako ka rin sa krus. May mga magulang yung krus pinananakot. Marami sa atin takot sa krus dahil takot mamatay. At marami pa tayong kung ano nung ginagawa sa krus ng ating Panginoong Jesucristo na naiiba, na liligaw ng landas yung ating pag-iisip, yung ating pananakot sa iba, at yung ating pagtatakot sa ating sarili. Mga kapatid, isa lang ang dapat nating sinasabi pag tayo nag-aantanda ng krus, pag nakikita natin ang krus ni Jesus, yan ay pag-ibig ng Diyos. Ganyan niya tayo minahal at kamahal. Tulad ng ating mga magulang, hindi ba handa silang magpakamatay, magpakasakit, yung mga magulang natin na nagpunta sa abroad, nag-OFW, iniwanan ng pamilya, handang mapagod, mahirapan, dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig sa kanyang mga anak. Hanggang ngayon, hindi ba, yung totoong nagmamahal, handa siyang magsakripisyo, handa siyang mahirapan, handa siyang mamatay. Kaya nga malalaman mo kung mahal ka talaga nung nanliligaw sa'yo o kung mahal ka talaga ng boyfriend mo o girlfriend mo. Kapag makasarili yung pagmamahal niya, kapag puro pabor lang sa kanya, di ka mahal nun. Niloloko ka lang nun. Kapag puro pakabig, kilala ka lang pag may kailangan, binabati ka lang pag may hihingin sa'yo, pag binigyan mo lang, tsaka ka lang mahal, di ka totoong mahal nun. Niloloko ka lang. Ang totoong nagmamahal, nag-aalay ng buhay, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, tandaan mo, ang krus ni Jesus ay pag-ibig. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala. At yan, mga kapatid, ang tinularan ni Padre Pio. Yung puso ni Jesus na yan, na nakikita niya sa krus ng ating Panginoong Kristo, ang tinularan ng ating pinagnunovena ngayon at pinaghahandaan ng kanyang fiesta, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, na sa buong buhay ni Padre Pio, wala siyang ginawa kundi ibigin si Jesus at ang kapwa. At kahit nga ngayon, patay na siya. Kahit nga ngayon, wala na siya sa mundo. Hindi ba sobra-sobra ang himala? Sobra-sobra ang mga milagro na nanggaganap dahil kay Padre Pio? Dahil malaki din ang puso ni Padre Pio. Dahil ito'y nakaugnay sa puso ng ating Panginoong Kristo. Dahil ang puso ni Padre Pio, mga kapatid, ay itinulad niya sa puso ni Jesus. Hindi lamang siya naging sikat na santo, hindi lamang siya popular na santo, siya'y mapagkawang gawang santo. Hindi lamang siya banal dahil sa kabanalan sa pagdarasal, alam natin siya'y banal dahil sa pagkakawang gawa.
Doon nga sa Rotondo, hindi ba, sa Italy, merong malaking ospital doon para sa mga dukha, para sa mga may sakit, para sa mga nahihirapan. Napakalaki din ang puso ni Padre Pio para sa ating lahat. Kahit siya'y pinagbawalan ng simbahan sa loob ng 10 taon, wala siyang public ministry. Pero yung kanyang puso ay talagang nag-uumapaw sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Iba doon daw, sobra-sobrang maraming sumusulat sa kanya at sinasagot niya yung kanilang mga sulat, yung kanilang mga panalangin. Ang puso ni Padre Pio, mga kapatid, kaya hanggang ngayon ay patuloy na nag-uumapaw sa pag-ibig at awa ng Diyos sapagkat itinulad niya ito sa ating Panginoong Kristo. Kanina nung iniisip kong kung gaano kalaki itong shrine na ito, siguro pwede rin nating sabihin, ganitong kalaki ang puso ni Padre Pio, kaya kasya tayong lahat. Amen? Amen. Kaya palakpakan naman natin si Padre Pio. Paano ba magpalaki ng puso? Kumain ka ng mga taba, kumain ka ng mga baboy, at gawin mong almusal yung chicharon para tumaba ka. Sorry po dun sa mga matataba. Mataba rin po ako. Alam natin, mga kapatid, tataba ang ating puso, lalaki ang ating puso, katulad ng puso ni Jesus, katulad ng puso ni Padre Pio, kung tayo'y laging nagdarasal, kung tayo'y laging nagsisimba, kung tayo'y laging nakikipag-usap sa ating Panginoon, walang ibang paraan para tayo matulad sa Diyos at kay Padre Pio kung hindi tayo magdarasal, kung hindi tayo mananalangin, kung hindi tayo magsisimba, katulad ng ating ginagawa. Kahit hindi ngayon araw ng Linggo, narito tayo para sa nobenaryo, o kapag araw ng Linggo, nagsisimba tayo sa dambanang ito o sa ating mga parokya. Kaya napakahalaga ng pagdarasal para lumaki yung ating puso at matulad sa puso ni Jesus at ni Padre Pio. Ikalawa, magkawang gawa tayo. Hindi minsan lang, kundi araw-araw. Lalaki ang ating puso, mga kapatid, sa ating kapwa kung tayo'y magkakawang gawa. Kahit maliit lang, basta malimit. Di ba yan ang sabi ni Cardinal Rosales? Kahit maliit, basta malimit, ito'y papuntang langit. Kahit sang tinapay lang araw-araw, o kahit yung kumakatok lang sa iyong pinto, sa salamin ng sasakyan, o yung madaanan mo lang nagtitinda ng sampagita, nagtitinda ng kandila, magkawang gawa ka, araw-araw, kahit maliit lang, makikita mo, unti-unti, nagiging habit mo na yon. Makikita niyo, mga kapatid, unti-unti, lumalaki yung puso mo. Unti-unti, lumilinaw yung mata mo na napakarami palang naghihirap, napakarami palang nagugutom. Eh hindi, minsan, yung mga nagtitinda ng sampagita, yung mga nagtitinda ng balot, tinatawaran pa natin. Yung mga nagtitinda ng basahan, tinatawaran pa. Pag may namamalimos, pinapagalitan. Pag naman may nagtitinda, ang mahal naman yung sampagita mo, ang mahal naman ang basahan mo, pero pag magsusugal, ubos ang pera. Pero pagdating sa kawang gawa, bariya-bariya lang. Ganon nga din minsan sa simbahan. Pag magsisimba, ang inihulog yung bariya. Yung papel, hindi. Pag sa kasino, puro papel.
walang bariya. Kaya hirap na hirap si Father Oka magbilang ng kolekta. Mga kapatid, kung talagang gusto niyong lumaki ang puso niyo, magdasal at magkawanggawa araw-araw. Amen? Paano naman paliitin ang puso? Paano naman sumisikap ang puso ng tao na sa kabila ng kanyang pagsisimba, sa kabila ng kanyang pagdarasal, sa kabila ng kanyang paglilingkod sa simbahan, paano sisikip ang puso ng isang tao? Gumawa ka ng kasalanan. Kasalanan, mga kapatid, ang nagpapasikip, nagpapakipot, nagpapaliit ng puso natin. Kaya hindi niya napapansin, magsisimba ka, tapos magtatrabaho ka, gagawa ka ng kasalanan, magsisimba ka, ramdam na ramdam mo yung pag-ibig ng Diyos, namangdama mo yung pagmamahal ng Diyos, nagkawang gawa ka pa, pagdating ng Lunes at Biyernes, gumawa ka na naman ng masama. Kaya paulit-ulit lang yung cycle. Dadasal, kawang gawa, gagawa ng kasalanan. Kaya hindi totoong lumalaki yung puso. Kaya hindi totoo na nagiging banal. Kumikipot uli, sumisikip uli, lumiliit uli yung puso dahil sa maling nagagawa, dahil sa kasalanan, dahil sa pagiging makasarili. Kaya magtataka ka, bakit dati nung nagsimba ako, parang damang-dama ko yung pag-ibig ng Diyos, parang bukas na bukas yung puso ko, tapos ngayon sarado na naman, Father. Gumawa ka kasi ng mali. Gumawa ka kasi ng kasalanan. Naging makasarili ka uli. Ang nakita mo uli, yung sarili mo, ang nakita mo uli, yung gusto mo, hindi yung gusto ng Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, naranasan ng lahat maliban sa kasalanan. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus, siya'y namatay at muling nabuhay para sa atin nang hindi siya nagkasala. Kaya nga, kung totoo kang minamahal ng isang tao, hindi dapat nagkakasala. Si Padre Pio, simula nang tanggapin niya si Jesus, simula nang yakapin niya ang puso ni Jesus, hindi siya, o sabihin natin, iniwasan niya ang kasalanan, iniwasan niya ang kasamaan, kaya siya'y naging banal at nanatiling lumaki at palaki ng palaki yung kanyang puso at hanggang ngayon. Tayo po, kung gusto po nating manatiling malaki ang ating puso, kung gusto po nating manatili ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang grasya ng Diyos sa atin, magdasal tayo at magkawang gawa araw-araw at umiwas sa kasalanan. Magsitayo po ang lahat. Buong katayim-timan tayong dumulog sa ating Amang mapagkalinga, kalakipang kababaang loob, ihayag natin ang sa panalangin ng mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ang ating pong isasagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ilang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na papa, ang lahat na maobispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na ay maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan na mga lider na maglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan
sa landas na ang maghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang matiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ay maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ng Hesukristong Panginoon, naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo.
Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumayin niyong Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Iyong pinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Excelsis, benedictus quid peni nomine Domini. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inaabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng ating pinipintuhong Santo Padre Pio, kaisa ng mga ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa pagkakaroon ng kahit
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me.
Isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kawin na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo at sumabay sa pag-awit ng dalit. Kung pag-iao di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos,
mga dain namin at mga paglood. Batid namin lahat yung itinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Magsiupo po ang lahat. Bukas po, 15 ng Setyembre, ang ikalawang araw ng ating nobena at misa parangal sa kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay ang Barangay San Juan. Ang mangunguna naman sa banal na misa ay ang Rektor at Kura Paroko ng San Juan Bautista ng Lian, Batangas, si Reverend Father Noel Salanggit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Paano nga po palakihin ang ating mga puso? Kakain ng chicharon. Papalakihin daw natin o mapapalaki natin ang ating puso ayon sa diwa ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagdarasal, pagkakawang gawa, pananalangin, at hindi paggawa ng kasalanan. At nais ko pong dagdagan, palagi tayong magpapasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap natin araw-araw. At sa ganyang pundiwa, tayo ay kauspusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nakilahok sa unang araw ng paghahanda para sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Lalo na po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, sa mga taga-Urani Bataan po, kay Nanay Rosalinda, kay Sir Donald, dyan po sa mga pari ng Bataan, Padre Reggie, at sa kanilang mga kasamahan, marami pong salamat. Sa mga nakasama po nating naglingkod ngayon sa altar, atin pong ILM, sa ating Extraordinary Ministers of Communion, sa ating altar servers, sa ating LECOM, sa ating collectors, sa ating Liturgical Environment Group, sa atin pong mga madre, sa atin pong guest choir, palakpakan naman natin ang kanilang magandang kanta, Angelorum Grand Choir ng Parokya ng Santa Clara, headed by Mr. Rain Garcia. Maraming pong salamat. Sa atin pong Shrine Ministry Head, kasama ang Confraternity Officers ng St. Padre Pio, headed by Sister Divine Presnido, benefactors, friends, and parishioners, maraming pong salamat. Makikita yun po, Sister Divine. Yan. Sa atin pong representative ng Paris Pastoral Council, Brother George at sa kanyang may bahay. Ayan. Sa atin pong barangay coordinators, ministries and organizations, and NSPP staff, marami pong salamat. Sa atin pong barangay sponsors ngayon, sa barangay San Agustin, headed by their BLC coordinator, Mrs. Nerissa Maloles, at ang kanilang barangay captain at kasamahan sa barangay council, barangay captain Manuel Aga Velasco. Palakpakan po natin. Marami pong salamat. Sa atin pong donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, sa mga naghandog po ng intensyon ngayong unang araw ng ating nobena, sa mga nagpamisa po,
sa presensya po ng ating Hermano Mayor 2023, Engineer Merly Sanchez at kanyang pamilya. Makikita yun naman po. Ayan. Marami pong salamat sa atin pong mga naging bisitang pari. Nandito po ang pari mula nang galing pa po sa Bawan, Batangas, ang kura paroko at rektor ng Parish of Immaculate Conception, Bawan, Batangas, Father Fed Magbuo. Siya rin po ang head ng Pundong Batangan na kung saan tayo ay inaanyayahang palaging tulungan kasi napakarami pong natutulungan ng Pundong Batangan, lalo na po yung kanilang livelihood program at scholarship program. For your information, ang isa pong scholar ng Pundong Batangan ay sinusuportahan po ng Pambansang Dambana. Father Renz Gose, narito rin po, pare, mula sa St. Francis de Sales Major Seminary. Kamag-anak ko pong pari na ngayon ay na-assign sa Nasugbu pari, si Father Vlad. Marami pong salamat. Siyempre, kasama din natin ang pinanggalingan nating parokya, ang Santo Tomas, ang ating inang parokya. Father Tom Villafranca at ang kanilang kura paroko, sila naman po ay kilala na ninyo. At ang mga kasamang paring naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, Father Jesse, Father Ian, Father Dondon, Father Eloy, at ang guest priest natin mula sa Marinduque na nagmimisyon sa atin, Father Nick and Father James. Maraming marami pong salamat. Hindi po kumpleto ang ating pasasalamat kung hindi natin kikilanlin ang kanyang presensya. Isang imbita ko lang po dito, hindi tayo nagdadalawang sabi. Gaano man kabisi ang kanyang schedule, lagi pong may puwang sa kanyang puso ang Pambansang Dambana. Kaya tayo ay taos-pusong nagpapasalamat sa nanguna sa ating pagdiriwang at sa kanyang naging paalaala sa atin. Ang rektor po ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage ng sa Antipolo Rizal, ganun din po ang kasalukuyang presidente ng Association of Catholic Shrines of the Philippines, Father Nante Tolentino. Palakpakan po natin. Ang sabi po ng isang manunulat, it takes a deeper reflection. It takes a lot of intuition. It takes a lot of divine grace in order to enlarge our heart. Sa pasimula po ng ating pagnonobena, kayo po ay iniimbitahan namin na palaging magnilay at manalangin upang katulad ni Santo Padre Pio, lumaki din ang ating puso para sa ating kapwa at para sa Diyos, upang sa gayon, kamti natin ang habag at awa ng Diyos. Marami pong salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Bago po yung final blessing, nais ko muli po magpasalamat kay Father Oka sa ating masipag at budihing Paris Priest at Rektor ng National Shrine at sa mga pari. At siguro po, kung merong malaki ang puso na narito ngayon na pari, si Father Oka yon. Palakpakan po natin si Father Oka. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukalat ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan,
na nagpapaalalang ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal sa gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobi mong tularan nila ang kabanalan at lahat at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos. Sumayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos. Viva Padre Pio! 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 Mari na po nating ialay ngayon ang mga rosas kay Santo Padre Pio. Sa'yong pag-iao, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga dayin namin at mga paglohod, batid namin lahat yung idinudulog. Padre Pio, O Padre Pio, maraming salamat sa awa at tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.